hindi lang isa, dalawa, kundi nasa 10 bisikleta ang nakolekta ni Nicomedes de la Rama ng Manawag, Pangasinan. Wagi rin si Nico sa iba't ibang kompetisyon gaya ng mountain bike at road bike races. Bakit nga ba nahilig sa pagbibisikleta si Nico? At ngayong World Bicycle Day, ating kilalanin ang isang bicycle collector mula Manawag, Pangasinan na si Sir Nicomedes de la Rama. Masantos si kabasan, Sir Nico, and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV! Good morning! Nako, kamusta po kayo, Sir Nico? Ayos naman po. And of course po, Sir Nico, ha, ngayon nga pong World Bicycle Day, paano niyo po ito ipinagdiriwang? Siguro po, baka po magbike sa mga trail namin dito sa Manawag. Siguro magbabike ako kasama yung ilang kaibigan na within Manawag din po. Or may, minsan may visitors ako from Daguba, pero konti lang kami since pandemic. So, mga 1 to 5 lang kami po na nagbabike usually. Yes po, sir. And of course, tanong na rin po namin, ha, ilang taon na po kayo nangungulekta ng mga bisikleta? May git 10 taon na po. So, 10 taon po na yun, sir. Sa ilang pong, ilang bisikleta na po bang nakolekta ninyo? At ano pong klase ng bike po ang mga ito? Hindi na po mabilang. Kasi po yung iba po, nabibenta ko rin po. Actually, nag-ipag-swap din ako minsan. Hanggang sa mabili ko yung gusto kong bike. So, swap, benta, parang ganun, hanggang sa makuha ko yung talagang inaasam kong bike at that time. Yes. Sa lahat po ng collection ninyo, ano po yung pinaka-paborito nyo at yung pinaka-memorable po para sa inyo? Actually, halos lahat eh. Pero sa ngayon, dalawa po ang favorite bike ko. Isang galing Amerika na parang 10 years ko siyang inabangan. Binibili ko na siya 10 years ago. Ngayon, nagkita kami nung may-ari after 10 years. Na-available pa yung bike. Pero accidentally lang kami nakapag-meet kasi may binibili akong pyesa naman ang binubuo kong old naman na motor since mahilig din ako sa mga lumang motor. Tapos nakita ko nga yung lagayan niya ng bike. Hanggang nung nabuksan namin, yun pala yung bike na yun. So, since nakamask nga kami lahat, hindi ko siya na-identify na siya pala yung binibilihan ko 10 years ago. So, from 10 years ago, nabili ko siya after 10 years. So, yun na, nakuha ko na isang bike. And then, isang bike naman, niligawan ko ng mga 6 years. From America naman siya. Pero Italian bike naman siya. So, after 6 years, binigay din niya sa akin yung bike na yun. So, bali, dalawang bike ko yun sa mga memorable bikes. Pero sir, curious na rin kami, bakit niyo po nakahiligan ng pagbabike at pangungolekta po ng mga bisikleta? Yung pagbabike naman po, nasa family na po namin. Since, actually nung high school kami, nung ako pala na high school, yung mga uncle ko nagbabike na. Then yung kapatid ko, yung sumunod sa akin, ay talagang nakikipag-compete na sa amateur level na siya, going pro na sana, priority niya mag-college, so hindi na siya nagtuloy sa cycling. So from that time, nag-bike-bike kami. Then in sa collection naman, nahilig ako mag-collect dahil iba yung ganda kasi ng mga bike, lalo na pag mga Italian made. Kasi po parang art po kasi siya, lalo na po yung mga kinahiligan ko ngayong klase ng bike is usually mga handmade talaga siya. Kung sino yung gumawa na Italiano sa Italy, pag ginawa nila yung bike kasi doon, parang work of art siya eh. Kumbaga parang Mona Lisa, parang ganun. So, yung guy itself who made the bike, yun yung nakapangalan sa kanya. So, yun yung mga binibili ko. So, nako, you have also won local mountain bike and road bike races. Madalas po ba kayong sumama sa mga ganitong competition? Yes po. Mga siguro 7 years ago, nag-active po ako sa racing scene. From mountain bike, nakipag-compete ako hindi lang dito hanggang sa Manila pa po. And mountain bike and also road bike. Ganun din sa duathlon and triathlon. And long distance cycling din, nakipag-participate po ako. So almost, halos lahat na may cycling event, halos nakipag-participate ako. Panghuli na lang po, ano po ang mensahe nyo sa ating mga Kapuso viewers this morning? Yun, since sa bike day, siguro po, pang magpabike po tayo, let's all think na for
let's consider yung number one factor yung safety. Mag-helmet po tayo, lalo sa mga beginner. Tapos kung malayo ang pupuntahan natin, mas maganda po may kasama tayong medyo nakakatanda, nakakaalam doon sa daan. Saka doon sa mga gusto mag-trail, lalo dito sa Manawag, open naman dito, just contact me. Kasi yung mga trail dito nakatago, mayroon hanapin kasi nga private siya. So I encourage na safety first sa lahat po ng magbabike. And magpaalam sila sa magulang nila bago sila umalis ng bahay. Ayan po, it's for sure, safety first at magpaalam. Malbalag yung salamat, Sir Nico. Ingat po kayo and have a great day. Have a great day. Thank you. Tutok lang mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.